Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga Chinese scammer at spy, tinatarget ang mga naging militar ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Binalaan ng Department of Information and Communications Technology ang publiko laban sa mga website na nagre-recruit ng mga individual na may background sa military. Sa isang panayam, sinabi ni DICT Undersecretary Jeffrey E&D, na nagpapanggap umano ang mga website na nagmula sa isang Western organization pero kapag tiningnan umano ang kanilang registered domain ay nakarehistro ito sa Chinese companies. Dagdag pa ni D, ilang daang dolyar na bayad kada oras daw ang ino-offer ng Chinese websites kaya binalaan ito ang mga militar na mag-ingat dahil baka umano sila masilaw na mag-apply. Actually, as far back as mga December. Mm-hmm. December last year. December pa. Okay. May namomonitor na tayo ng mga ganyan. At syempre, alam na rin naman yan ng ating Defense Department at saka ng Intelligence Community. Ano po yung nakuha ninyong impormasyon, Yusek, kung pwede namin pong malaman? So, hindi lang siya isa eh, no? Mayroong mga websites na nagsasabi na sila ay mga lehitimong mga organisasyon. Mukha namang lehitimong organisasyon, ano? Nag-recruit sila. At ang talagang nire-recruit nila, kailangan may bachelor's degree at nagsilbi sa military, active military ano. At they are to be analysts. Parang ganoon. To be analysts. When you check, sabihin nila they came from Western they are organizations from the West, parang European or American ganyan. Pero ang totoo, kapag tiningnan mo yung meron kasing facility sa internet, no, na ang tawag UIS, para makita mo kung sa kanino registered yung mga domain name, no, yung pangalan ng website. Opo. Oh, makikita mo na naka-register sila sa mga companies na Chinese mm-hmm. companies na nakabase, natutukoy po ninyo kung naka-based in China or somewhere else. No, sila yung may-ari ng domain. Mm-hmm. Mga kumpanyang based doon. And na-check niyo po yung legitimacy ng mga companies na yon at talagang Chinese po sila? At least yung may-ari ng domain. Kasi opo, ang nagsasabi nung hindi naman namin kinokontak pa yung kumpanya. Mm-hmm. Tingnan pa lang namin. Ano? Mm-hmm. Meron po kayong nakikitang may mga indication ba na something's fishy dito sa ganitong klase ng mga website, Yusek? Well, yung iba, ang advice na lang namin, ano? Siguro, syempre, mag-ingat na lang din yung ating mga military personnel na po pwedeng pasilaw na mag-apply. Mm-hmm. Malamang hindi naman yung active personnel ang papasok sa mga ganyang organisasyon. Malamang yung mga either lumabas na mm-hmm. or nag-retire na, no? So kasi syempre may yung active personnel bawal. Mm-hmm. Hindi naman po pwede sila sumali. Ang actually nagkipag-ugnayan kami hindi na sa intelligence community kasi ang target nila is military. Military personnel. Matuturing po ba ito na pwede maging banta sa national security? Ako, mahirap magsalita ng mga ganyan. Mm-hmm. No? Weng. Of course it is kapag ang pinag-uusapan natin ay everything, iba kasi ang iba ang discipline that is required to power military. Mm-hmm. Of course we have to advise the military to mm-hmm. to be more circumspect when they're trying to when their personnel mm-hmm. are being offered jobs. Ulitin ko, ang target nito hindi naman talaga mga active personnel kasi bawal 'yun. Ang active personnel kasi ang tina-target nila ay yung may experience. Mm-hmm. So, pero, mga retired or mga umalis na ng military service.
Ipinaalam na raw ng kagawaran ang gawaing ito online sa Department of National Defense maging sa intelligence sector ng gobyerno. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi nakatuon sa issue sa West Philippine Sea, partikular ang China, sa gaganaping trilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington DC sa susunod na linggo mula April 11 hanggang April 12, 2024. Ayon kay Foreign Affairs Acting Undersecretary Hans Mahaymin Siriban, walang patutungkulan na bansa ang nasabing trilateral summit. Aniya nakatutok ang kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa economic cooperation, partikular sa economic resilience ng Pilipinas sa strategic at critical infrastructure. Gayunpaman, inihayag ni Siriban na posibleng pag-usapan pa rin ang isyu sa seguridad, lalo na ang agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. During the summit, the three leaders are expected to discuss their common vision for the Indo-Pacific region, as well as explore opportunities for enhancing trilateral cooperation across various areas of mutual interest. Here, as we've said in many occasions, the trilateral cooperation is not directed at any country. It is really a deepening of the existing strong bilateral alliances that we've had. Yes, I think we can expect a discussion on the recent incidents. On, of course, the joint vision statement is still under discussion, but we can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Of course, we will continue to call on peace and stability, and that the recent incidents be solved in a peaceful and diplomatic manner. But of course, we will note the recent incidents, and our three leaders are expected to include this in their discussions and in the vision statement. Thank you. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.